Bago ang lahat, luma muna. Matagal nang lumalabas ang mga balita na babalik nga ang Seattle Supersonics sa NBA. At itong taon na to ay malaki na nga ang chance na makabalik sila sa liga, lalo na at ito yung original franchise talaga ng OKC. Magiging expansion team sila ngayon at pwede nilang gamitin yung dating pangalan ng Seattle Supersonics. Parang ginawa ng Bobcats nang ginamit nila ang Hornets, nang bitawan naman ito ng New Orleans dati. Para sa episode na to, ay i-check natin kung ano nga ba ang mangyayaring pagbabago sa NBA kapag nagkaroon ng expansion team. So dito, pagbabasihan ko yung nangyari nung pumasok nga ang Charlotte Bobcats sa NBA. Na merong team ang nalipat mula sa East papuntang Western Conference. Pamilyar naman kayo siguro dito. Kahit ako noon ay nagtaka kung bakit sila nasa West na. Kasi noon ay pinapanood ko sila sa playoffs na naglalaro sila sa East. Kaya umpisahan na natin. Matagal na kasi talaga napapag-usapan yung expansion team sa NBA mula nang pumasok si Adam Silver bilang commissioner. Para mga 2015 ay meron na talagang balita na kahit sa ibang bansa ay magkakaroon din ng NBA teams. Pero wala pa naman talagang nasasabing official report doon kung itutuloy nga yung plano nila na magkaroon ng NBA team sa ibang bansa. Ang isa siguro sa mapapansin nyo ay nag-iiba na yung format ng playoffs na ngayon ay magkakaroon na ng play-in tournament. So ito ay mayahalin tulad ko sa NFL na meron silang 32 teams tapos sa playoffs ay meron naman silang tinatawag na wildcard per conference yun. Parang ganun na rin kasi ang nangyayari ngayon sa playoffs sa NBA. Kasi kung dalawang expansion team ang papasok sa NBA, ang mangyayari niyan, 16 teams na per conference. Medyo mahirap nang pumasok noon sa playoffs kasi kalahati na ng teams per conference ang malalaglag sa top 8. Kaya magkakaroon na ng play-in tournaments. Noong mga nakaraang araw ay nabanggit ni Commissioner Adam Silver ang presyo para sa isang NBA franchise. Nasa $2.5 billion ang magiging expansion fee ng isang team na masasabing sobrang laki noon. Sa nilabas na report, ang team na mayroong pinakamababang value ay ang New Orleans Pelicans na nasa $1.35 billion. Susunod dito ang Memphis na meron naman $1.36 billion. Nasusundan noon ng Minnesota na meron naman silang $1.43 billion. Ang tatlong merong pinakamataas ang presyo ay ang Los Angeles Lakers na merong $5.14 billion, susundan ng Golden State na merong $5.21 billion, na sila yung team na merong pinakamataas ng inangat na presyo since maglaro nga itong si Steph. Ang pinakamahal pa rin ay ang New York Knicks na merong value na $5.42 billion. So ayon nga dito kay Commissioner Adam Silver ay nasa $2.5 billion ang presyo ng expansion team na masasabing mababa pa yung presyo na yun. Pero ang dahilan talaga kung bakit lumaki ang presyo ng mga NBA teams sa ngayon ay dahil dito kay Steve Ballmer nang bilhin niya ang Los Angeles Clippers. Halos 4 na beses ang laki ng presyo nung binili nga ito ni Steve Ballmer. Noon kasi ang Clippers ay nasa $575 million ang value. Tapos binili ito ni Steve Ballmer ng nasa $2 billion. Kaya noong mga sumunod na taon ay nag-adjust ang value ng mga NBA teams, lalo na yung Charlotte Hornets. Kaya din naging bilyonaryo itong si Michael Jordan. Kasi ang presyo ng Hornets noon ay nasa $410 million kumpara sa value ngayon na nasa $1.51 billion na pang number 27 sila sa ranking. Ayon sa NBC Sport, ang Seattle ang isa sa posible makapasok sa NBA ulit. Pero hanggat wala pang pirma yun, ay hindi pa sigurado yan. Sa lahat ng mga teams na pwede pumasok ulit sa NBA, ang Seattle talaga ang meron ng fanbase. Sa report pa, ang mga teams na pwede pumasok ay Las Vegas, Louisville, Kansas City at yung ibang mga lugar sa US na meron mga bilyonaryo na kaya magbayad. Ito naman yung magiging tanong dyan, anong mangyayari kung sakaling maging 32 teams na ang NBA? Paano nila ilalagay sa mga conference yung mga bagong teams, kung East or West? Lalo na kung yung dalawang teams na papasok ay parehong nasa West Coast or nasa East Coast. Ito naabutan niyo siguro dati. Noong 2002 kasi, ang unang beses na nakita ko to. Ang East team ay nasa 15 teams. Ang West naman ay nasa 14 teams pa lang. So makikita niyo dito yung Charlotte Hornets. Yan yung New Orleans Pelicans ngayon. So naglalaro pa sila dati sa East. Noong mga 2003 ay lumipat sila papuntang New Orleans at tinawag pa rin naman silang New Orleans Hornets na ngayon ay Pelicans na naglalaro na sa West. Pero noong mga panahon na yon ay nasa East pa rin sila hanggang 2004.
Nang 2005 naman ay pumasok ang Charlotte Bobcats na halos nasa 2 taon lang nang umalis sa kanila yung original team na Hornets. Ngayon ng 2005, ang Charlotte Bobcats ay nasa East at ang New Orleans ay nalipat naman papuntang West at naging 15 teams na per conference. Makikita nyo naman dito, 6 na division ang nasa NBA, 3 per conference. Nang hindi pa pumapasok ang Bobcats at nasa 29 teams pa lang ang NBA noon, ang division nila ay nasa 4 lang, ang Atlantic, Central, Midwest at Pacific Division. Ang New Orleans ay nasa Central Division, kasama niya ang mga teams gaya ng Bulls, Hawks, Raptors, Cavaliers, Bucks, Pistons at Pacers. Kung titingnan sa mapa, ito yung lugar ng mga teams at mapapansin nyo, New Orleans ay malapit sa lugar kung nasaan ang mga West teams. Kaya isa yun sa naging dahilan kung bakit sila nalipat sa West. Madali lang kasi kapag isang West Coast at isang East Coast team ang sasali. Pero paano kung yung dalawang teams ay nasa West Coast or nasa East Coast? For example, nasa West Coast lang. Kasi ang sinabi doon ay Seattle ang isa sa posibleng sumali. Yung isa pa ay Las Vegas, Louisville or Kansas. Tingnan natin dito kung Seattle at Las Vegas na pareho silang nasa West Coast. Ang mangyayari doon, posibleng isang team mula sa West ang malipat sa East. Kung titingnan sa mapa, either nasa Northwest or Southwest Division ang isa sa mga team na pwedeng malipat. Kung Kansas City at Seattle naman ay halos ganun din. Nasa 2 division na yon ang posibleng malipat sa East. Kasi kailangan pa rin nilang balansihin at ang posible doon kung alin ang team na dating nasa East na ay yun ang ibabalik nila. Base yan sa nangyari dati nung pumasok ang Charlotte Bobcats. Ang isa pang posible mangyari dyan, balansihin din yung mga division. So makikita nyo dito, 6 na division ang nasa NBA, 3 per conference at 5 teams naman per division. Ang isa kasi sa basehan ng mga game schedule ng isang team ay per division. Nalalabanan nila yung mga teams na nasa division nila ng ilang games. Magkakaroon kasi dyan ng isang division na 6 yung teams at yung iba ay 5 pa rin. Kaya ang posible mangyari ay maging 4 na division per conference at 4 na teams per division para mabalanse yun. Ang mga NBA players din, particular nga itong si Kevin Garnett at itong si KD ay gusto nilang maibalik talaga ang Seattle. Pero yung ibang mga NBA players din ay target maging part owner ng isang team dahil mabilis niyang umangat yung value nila na halos nasa 5 or 6 na taon pa lang ay nasa billion dollar status na lahat ng mga teams. So yan ang balita regarding nga dito sa expansion team na posibleng matupad yon sa mga susunod na taon at ang maaaring mabago din sa NBA kapag natuloy yon. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.